What overwhelms you? Ano yung pakiramdam mo? Tinatabunan ka na, nililibing ka. O tila baga nalulunod ka na. Or you are being submerged. Yan. Yun yung mga nakaka-overwhelm na problema. Na ang daming gagawin, di mo na alam kung anong uunahin, ganang klase. Punong-puno ka na, hindi pa natatapos. Yung isa, eto na naman, may parating na naman na bago. Grabe, all you can do is, wow, anong gagawin ko? Parang yan, ang pakiramdam dyan, lunod na, no? Overwhelmed. Okay, di ba? Paano naman kaya kung yung marami at sobrang-sobra ay mga pagpapala? Anong gagawin mo? You are being overwhelmed by blessings, after blessings, hindi pa natatapos yung isa, eto na naman, parating na naman. Nakakamatay ba ang maraming blessing? Would people reject this? Ano sa palagay nyo? Pero kung yung mga problema ang dumadating, baka mayroon tayong parte doon, ha? Anong ibig ko sabihin? Baka may control tayo doon, kaya nangyari. Halimbawa, kung yan ay isang trabaho, hindi ka marunong humindi, oo ka ng oo. Lahat inuuhan mo, kaya nagkapatong-patong. O, di ba? Yun, kailangan tayong matuto. Hi, Brother Eng here sa ating One Word Encounter. And we are talking about that. Overwhelmed. By what? O, ikaw na magsabi. Kung ano yan. Sabi ko nga, kung problema na yan ay mga schedules na hindi mo mahindian, you now learn how to say no. Di ba? And you also say yes. Basta, huwag kang mag-no-no dun sa mga maganda para sa'yo. Okay? At bakit ka hindi makapag-yes yan, doon sa isang bagay that will make you great and ikaw naman nananatili ka dyan. Yung mga ganun. And to do that, I want you to do your priorities right. Ibig sabihin nun, you schedule your priorities and then you prioritize your schedule. Gets mo yun? You schedule your priorities and you prioritize your schedules para hindi ka talaga ma-overwhelm. Otherwise, magkakapatong-patong eh. Ikaw naman ang magkakaproblema. Doon naman sa sinabi ko kanina, overwhelmed by blessings, well, I believe everybody would love that. Diba? Overwhelmed by blessings. Nilulunod ng mga blessings. Wow. Okay kaya yun? Ano sa palagay nyo? Kayo nga yung sumagot. Parang ako, hindi ko masabing oo eh, di ba? Hindi ko rin naman masabing hindi. Pero kasi nang gusto natin yung word na blessings eh. Pero nakalimutan nyo na ba yung sabi ko dati? Baka yung blessings ay hindi pala blessings. Di ba? Parang pag tumugon ang Panginoon sa blessings, malamang kaysa hindi, problema eh. Pag ang demonyo naman na nagbigay ng mga tukso, temptasyon, ay mas malamang mukhang blessing. O, kayo na sumagot, di ba? Yung mga bagay na kontrolado po natin. Ayan, para hindi po tayo ma-overwhelm. Hihingi na natin ng tawad sa Diyos kasi meron tayong participation. Di ba? Kumbaga, kaya siya nangyari. Kasi nga, ayan, hindi ka nakahindi. Ayan, umuo ka. Ayan. At pinipilit mong gawin sa sarili mong kakayahan, sa sarili mong kalakasan, sa sarili mong galing, sa sarili mong intellect. Ayan, kala mo, kaya mo. Oh, parang ang malungkot dyan, napapangunahan ang Diyos. Okay? Doon naman sa mga bagay na nangyayari, yes, we are overwhelmed by difficulties, by problems and troubles, and even blessings. Yan. Pero hindi natin alam, ibig sabihin nun, hindi natin alam. Huwag na natin pilit intindihin. Hindi nga natin alam eh. So huwag na natin alamin. Guess nyo yun? So anong mangyayari? Anong gagawin ko? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko pa alamin. If you would agree with me, or if you would, you know, as you pray with me, ang sinasabi ko dyan sa inyo, yung hindi natin alam, magtiwala na lang tayo sa Diyos. Diba? Magtiwala tayo na alam niya yung nangyayari, alam niya yung pinapayagan niyang mangyari, at alam niya yung magiging resulta nito. Even yung resulta nito is seemingly will turn out to be bad. I'm telling you, God has the power to turn this into good. Amen? Amen! Nothing is impossible with God. O, dahil hindi mo alam, ito yung maganda ha, tingnan nyo, pakinggan mo maigi. Dahil hindi mo alam, ito yung sigurado kong alam mo. Yan. Dahil hindi mo alam, ang alam mo, alam ng Diyos. Yes! O, dahil alam ng Diyos,
He is in control. Yes. Oh, if He is in control, ano pwede natin gawin? Payagan natin siya. He is in control eh. Payagan natin siya sa gusto niyang gawin. Huwag natin siyang pigilan. Okay? The overwhelm will... Kumbaga, mararamdaman natin yun, lalo na kung ito ay troubles and difficulties or even persecutions. Because yun naman ang sinabi ni Lord, pag tayo gumagawa ng mabuti at ginagawa natin ang kalooban ng Diyos, there will be troubles and persecution because the world will hate you. But don't forget that the world hated Jesus first. Oh, diba? Pero nakakatuwa, alam ni Lord, hindi natin alam, oh, panalo pa rin si Lord. At mas malamang kaysa hindi, pag panalo si Lord, panalo tayo dun. Diba? So, ang prayer natin, do not be overwhelmed by problems, by troubles, and difficulties. Okay? Ang alam ko nga, hindi nakakalunod na ma-overwhelm ng presensya ng Diyos. But the question is, do you enjoy His presence? Or maybe you are just looking for the presence. And some way, somehow, you cannot enjoy His presence. O ikaw na sumagot niya. Dasal na lang tayo. Pasalamat tayo sa Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Lord, marami pong salamat sa biyaya ng buhay. Marami pong salamat sa iyong mga pagpapala. At sa mga pagkakataon, Lord, na kami tila bagang nalulunod, na overwhelmed ng mga difficulties, mga problema, mga schedules, mga aming kagulumihanan, kalituhan, kabagabagan, at katigatigan. Lord, alam kong ikaw nakakaalam niyo. Sa mga pagkakataon, Lord, we contributed to this. Please forgive us, Lord. And yes, give us the grace, Lord, to be able to straighten this up. Ayusin po namin. And yes, Lord, alam ko minsan yung learning masakit. Pero Lord, I know dahil ikaw nang nandyan, iahanda mo po ako dito. At yung overwhelming presence mo naman, Panginoon, na tila bagang nababaliwala ko pa, patawad din, O Diyos. But right here, right now, Lord God, I surrender everything to You. I surrender all. And Ikaw ang may control. Ikaw ang nakakaalam. And You are our faithful God. Yes, and You know what is best for us. So we surrender everything to You as we surrender our heart, our mind, and our spirit into Your hands. Thank You for listening to this prayer. Thank You for answering this prayer as we pray this prayer with Mama Mary praying with us and for us. In Jesus' name, Amen and Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, Amen. The overwhelming presence of God is in you. Enjoy Him. God bless.